Can I ask you to identify yourself first and what it was you did for FVR? Okay, my name is JOJO Terencio. I started, teka lang, Taglish ba to? My name is JOJO Terencio. I started actually in Malacanang in 1991 under President Cory, but that was during the last 7 months. Mm-hmm. And then campaign took over and kadalasan I was the one covering the campaign sorties of then PCCA with then Defense Secretary Fidel Ramos. Mm-hmm. And so dun pa lang, yun na yung first base ko na makilala ko yung FVR, the person. Mm-hmm. And luckily naman, after nung nanalo siyang presidente, I think it was the smoothest transition ever that I witnessed because I was a career executive. No, I passed the civil service. So, you're a public servant, in effect, may security of tenure ka. And he honored that. So, sa press office nun, walang naitsapwera. Whoever the existing people there, some as far as the Marcos time, and then Cory Aquino, he utilized it, the manpower. So, wala siyang pinaalis, walang nawala ng trabaho. Well, he added a few, like 2 or 3 people. Siguro ito yung mga department heads. But yung workforce, kung ano yung existing, hinow niya yung talent ng mga yon. And I was lucky, I was part of it. I was very young then, I was like 22 years old. So, very impressionable, ano? 22 years old, fresh graduate. What was your impression covering Ed's a hero, FVR, Fidel Ramos? Well, at that time, kasi I came from the province. And dati, nakikita ko lang sila sa mga, sa dyaryo, sa TV. And I really had no inkling. In fact, when I first went to Malacanang, hindi ko pa na-realize yung magnitude or the honor of working for the presidency. I was very young. At that time, gusto ko lang mag-work and I was enjoying what I was doing. Especially during nung time na nga ni FVR. He was very hands-on. There was a time na he was to a point na being fatherly at that stage. Parang kasi he broke protocols eh. He does not talk or he does not look for the press secretary, but whoever was available then, nagkataon lang na ako yung nandun sa coverage, ako yung nandun sa room. He would talk to me directly. He would give instruction. And he would know each face with a name. Lahat kami may pangalan. So, ako, 22 years old, tapos biglang, wow, presidente ng Pilipinas, kilala yung pangalan ko. And kung natutuwa siya sa ginagawa ko, that's very inspiring. And so, I think for the next 6 years, that kept me going. Wala akong pakialam kung they say mas profitable if you work for the private sector. Basta ako, nag-enjoy sa ginagawa ko, naniniwala ako sa ginagawa ni Sir. I was exposed to the goings on inside the palace. And that was enough for me to also give my best. Kasi parang yung sa akin nun is, he gave you the trust. Dapat hindi siya ma-disappoint sa akin. Any preconceived notions? I mean, kasi I've only known him as the military man before. So parang ang iniisip ko nun, being a military person, stricto, detached, parang hindi siya inclusive. Mahirap pakisamahan? Mahirap pakisamahan. At, maybe at that time na, that was early 90s, diba? Hindi pa ganun ka-buzzword yung inclusion ng LGBT community. Hindi man pinag-usapan yun, but in a way, was very inclusive. He did not look beyond the gender, the personality. As long as you can deliver the job and you work well, that's okay for him. And with his example, the people around him also adopted that inclusivity, the inclusion of everyone in the organization, di ba? Mapa-LGBT ka, straight, hindi nila tinignan yun. And that was something big enough in the early 90s where
at the time masyado pang controversial yung sinasabi nilang, di ba, yung women fight for the rights of LGBT, the mm-hmm. rights of the marginalized, supposedly. Mm-hmm. And he exemplified that. He did not look at you as who you are. He mm-hmm. looked at you as a human being, mm-hmm. as a person. Mm-hmm. Walang label. Mm-hmm. As long as na you do your job well, you serve your country well. Mm-hmm. And yun din yung... That inspired a lot of people. That mm-hmm. inspired me to really work hard, not only for him na rin, but for the country, because I can see in him his passion of doing things right. Kasi ang sabi nga niya noon, the 20 years of the dictatorship and the 6 years in between the transition, ang hirap naman baguhin yun overnight. Mm. So he built on the gains of previous administrations. Mm-hmm. And he needed somebody in the team, and I wanted to be in the team, mm-hmm. and I wanted to please him. Mm-hmm. So yun yung primary motivation ko. And I hope I did a good job. Principally, what was it you were, I was his close-in writer. I was an mm-hmm. in-house press office member. So mm-hmm. we cover every event of the president, pwedeng official engagement especially. Mm-hmm. And even yung mga personal time niya that he needed somebody na naka-standby lang. Mm-hmm. Hindi lang naman ako eh. Diba, there's the cameraman, mm-hmm. the photographer, mm-hmm. and then the writer. So, mm-hmm. lagi kaming partner niyan, mm-hmm. both sa private engagement and official engagement. Mm-hmm. So, si Sir kasi at that time, ang hilig niya na kung anong maisipan niya mag-inspect ng project. Or, bigla na lang may papagawa pag may nakita yun sa news or something, he wanted somebody to mm-hmm. issue a statement mm-hmm. or write a press release of a report from a cabinet secretary. So, mm-hmm. lagi may standby na coverage team. Mm-hmm. So, dun din mo rin makikita na the importance that he gave to communication and the media. Okay. Especially yung in-house team, yung government team, no? Nandiyan na rin yung PTB4 at the time, di ba? So, lahat kami family. So, kami yung unang hinahanap ni Presidente at the time kung may papalabas siya na statement. And sabi ko nga, he does not look at protocol. Instead of calling the press secretary, no, if any, kung sino nandiyan, si Jojo ba yung nandiyan, then call Jojo and I'll give instruction. And then, info na lang yung cabinet secretary. Now, sir, nag-order si FVR ng ganito. Ito yung ginawa ko. Siya na yung nag-correct. Yes, he edited the work. He edits the official statements. How did that take to you, Joe? No? I mean, number one, you were very young. Yes, you were yes. very young. No? Number two, you were in the office of the highest official of the land, no? And number three, the divisions were very porous, ano? Social, private time, official function. That was all overlapping during during FBR's time. It wasn't quite like that when Mrs. Aquino was around, correct? Yeah. So, basta masasabi ko lang in the short period that I was in the past, mm-hmm. siyempre iba-ibang style din naman. Mm-hmm. Basta si FVR, he does not, often time, hindi siya nagpa-follow ng protocol. Mm-hmm. Yung meaning to say na dapat tatawagan niya yung makikipag-usap lang siya sa cabinet secretary. Mm-hmm. And then the cabinet secretary would cascade the instructions. Down the line, ano? Ito sa kanya, kung sinong nandun kaharap niya nagkataon, dun siya magbibigay ng diretsong instructions. Paano yun? So you had to keep away from his line of sight? Hindi naman kasi, kahit naman, alam naman niya, may di ba yung AD camp niya? So, he would ask the AD camp to look for whoever is on duty because he knows that from the press office, mm-hmm. there's a like 24-hour on-call din naman kami at mm-hmm. that time. Oh, yun nga, you know?
tatanungin ko rin yun eh. May initial shock ba dun sa ano? I mean, from the very tame to the very hectic schedule of FVR. Siguro kasi I was like very young then, so it was fun for me. Na I was always moving almost weekly nasa probinsya, weekend may mga surprise inspection of government projects. So I was having fun. What was that? So on call talaga, Jo. Kung ano yung oras mong naka-duty ka o may oras ba talagang naka-duty? Paano how did it work? Well, nagkataon lang din na maybe also the reason why he got to know me more because I was the youngest. I was single at the time. So the editor, it was very easy for the officials then to, you know, utusan ako kasi pag weekend ako lang naman ang walang pamilya, diba? So lagi akong nahahatak. So to my advantage din, edi lagi kong kasama si sir. Diba? And in fact, I remember na after a golf in Tagaytay, he would stay in their house and then nandun lang kami sa labas ng yung coverage crew. And then during lunchtime, he would look for us and I thought he was having instruction but he just wanted us to eat with them. So pinapasok kami sa bahay, same table ng first family, we were eating and it was like, siyempre hindi kami makapagsalita for the first time but you know, he was very sincere na he wanted to know his people. Tinatanong niya kami, saan ka nakatira? Ano yung ginagawa mo? Ilang kayong magkakapatid? Yung mga like that na. He would spend some time to get to know you as a person. And that was really inspirational for my part. How did that impress on you, Jo? Very young as you were, no? That the highest official of the country would actually, you know, seek you out, ask you how you were doing, how your family was, and would ask you to sit down with them, break bread with them. That was very, very special. In fact, kinukwento ko yun sa parents ko eh, and they were too excited also and happy. Pero yung mga ganong moment, nalalaman ko sa mga people who worked with FVR way, way longer than ay, na ganun naman talaga pala siya. And siguro because I got used to his working style and his character and the way he treated people for the 6 years that I was with him, that I expected also the president succeeding him to be like him. And it was difficult for me kasi dun ko rin na-realize na iba-iba pala talaga yung tao at nagkataon lang na yung presidenting pinagtrabahuhan ko o pinagsilbihan ko, ganun ang personalidad. And I was very lucky because nung nagpalit, after nun, kahit na sabihin natin supposedly na career public servant ka, di ba? May security of tenure ka, may civil service ka, hindi ka basta-basta pwede matanggal. Nung nagkaroon na rin ng transition after he left, basically the successor brought in his own media team to the palace. So, anong nangyari sa amin, di ba? I was in Malacanang until the first 7 months also of Gloria. So, umalis na rin ako noon nung sinabi, siguro hinahanap ko yung dating working style, working relationship among colleagues. So, And then you eventually moved to the private sector. Private sector, ano? So, 2001 thereabouts. Yeah, yeah. Okay. So, 3 years later, after FVR left, you moved to. Perhaps private. It was time. Yeah, and I guess. Okay, na rin naman. You had a good run. Yeah. But yeah, you said you were looking for. You were looking for the hectic work ethic and work schedule. But didn't you ever get time off, Joe? At that time, ang time off ko, yeah, on a regular basis naman. Ang off ko is during weekdays. Kasi pag weekend,
kailangan akong naka-duty because nga pag si sir may mga provincial sorties or may mga field inspections, they needed somebody na they can just pull out of the office. So ako yun. So ako yun. Wala akong weekend for like 6 years. Sabado, Linggo, naka-duty ako sa Malacañang. You never knew a weekend for 6 years. Oh, my weekend was weekdays. Okay. But how did you cope, Jo? I mean, with that, how many hours did you log in a day anyway? Was there shifting? Did you shifting kayo? Si Rod, on a regular coverage kasi may mga assignment kami. So ang assignment ko normally is in the morning. So paghapon pwede naman akong, kasi ilan naman kami doon, like we were like 5 6 So pag ano, paghapon na wala na masyadong ginagawa, alis na ako except during cabinet meetings. Yeah. Kasi ako yung nire-request niyan pag cabinet meetings or LEDAC meeting or whatever. So press con. Oo, pag may mga press con. So okay lang, mga 6:30, 7 o'clock ng gabi. Hindi naman, I never thought na kailangan ko umalis kasi may gagawin pa akong iba. Because at that time, ang thought ko is, ay, kailangan na dito ako kasi gusto ko ni sir. Hinahanap ako ni sir, di ba? Iba yung ano eh, iba yung inspiration na nagagawa niya sa tao, na hindi niya, hindi mo naiisipin na napapagod ka. How was the just to refresh, how was the close-in team configured? So you had a close-in writer. You had a close-in writer, you had a cameraman on duty from RTVM, and you had a photographer. Okay. Yun na yun. Yun yung tatlong yun. Na dapat SOP yun. Kasama niya yun sa chopper, kasama niya yun sa presidential plane, or nakatambay siya na may on-call. Kahit wala sa kanya physically, pero alam ng aide camp kung sinong tatawagan at that time. And that you guys were just somewhere around. Yes, yes. In fact, there was a time nga, di ba, na one weekend, and then kailangan niya ng reporter. Di naman na-announce. Normally kasi the night before sasabihan, wala siyang sinabi. Eh ako lang naman at that time, I live in Makati. Eh, nasa Villamor siya. Pinasundo ako ng hagad. Yung mga gano'n na... Tell me about that. Walang susundo. Wala, diba you have to request for a vehicle service sa Malacañang. May mga ano yun eh, may admin task. And that was Sunday. So kailangan daw ni sir ng writer. Pinasundo ako ng hagad from Villamor, sinundo ako sa bahay, nakasakay ako sa hagad. And it was fun. Kasi first time kong sumakay ng gano'n, sa hagad mismo ako sumakay. Oh, okay. Yung akala hagad na pumunta. Okay. Sa motor ako ng hagad sumakay. Kasi kailangan ni sir ng reporter. So, okay. It was fun. At how did it work? I mean, how did you get his thoughts? Kasi your ginagay notes, niya ako. How did you get it to the back office? How did you get it to the cabinet? There was a time na natuturin ako step by step kasi one time, early in his term, may strike yung Philippine Airlines noon, yung mga flight attendant. I think that was early 90s. Yes. And then, pagbaba niya sa Villamor, galing kami noon ng presidential sortie sa probinsya, nandun yung mga empleyado, yung mga flight, I think that was the labor flight union attendant, sa Kalayaan lounge dati. Pinatawag niya, nag-meet sila. And then, ako lang yung nandun na reporter. Naka-standby yung cameraman, pero pinapasok niya ako sa loob. Wala naman siya instruction kung ano yung isusulat ko, di ba? So, sabi ko, ano bang gagawin ko ditong press release? Eh, ang ginawa ko at that time, of course, inaprubahan naman yun ng editor ko, di ba? Ultimately, inaprubahan din naman yun ng press sec. But, really, kung ano yung angling, ano mo yun eh, di ba? Nasa sa'yo yun. That's the call of the guy on the field, yeah. So, I think yung ginawa kong angulo nun was like, something na I forgot the whole context, but what was said in that story was parang sinasabi ni FVR dun sa labor union na
last na to ha, parang last, parang sa susunod, bahala. Parang ganon. Parang, okay, I intervene this time, but there's a protocol, there's a labor process. So, you cannot just expect me to, mediate and yung ganon. Mm-hmm. Kasi yun ang pagkakaintindi ko nung nangyari sa meeting. So, lumabas yung press release, kinuha ng mga major media. Pinatawag ako ni Sir at nung following days about the story. Akala, syempre, nervous ako kung anong mangyayari sa akin. May mali ba akong nagawa? Yun naman yung narinig ko sa loob behind the scene na meeting. Mm-hmm. Mm-hmm. Pagpasok ko dun sa inner room sa Malacanang, nandun si General Almonte, dalawa sila. Okay. Ako lang mag-isa. That sounds scary. But oh, so, two of them. Imagine, it was like, what? Ba't sa mga 93 yata, 94? Tapos, akala ko magagalit siya. Sinabi lang niya na, you know, Joe, sabi niya ganun, not everything that you hear inside the meeting can be, you know, pwedeng ilabas. Made public. In public. Parang sabi niya, kasi with the way this was written, parang binibigyan mo ko kumbaga parang sinabi niya na may term siya in French, ano ba yun? Parang free hand eh, open. Oh, parang hindi ko siya binibigyan ng free hand to decide the next, okay. Kasi sinabi ko na okay. You were blocking, you were putting him in a corner. Yeah. Oh, tumatakbo na siya. Okay lang 'yun. So parang ganoon, parang bat mo ko, parang with the way the story was written. Binax mo ko na ibig sabihin noon, hindi na ako pwedeng makialam in the future if something happens. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ilan naman, di naman niya ako pinagalitan. So, I learned from that mistake. And then there's another one. Sabi ko sa'yo, ang editor ko, ang mentor ko siya eh. Mm-hmm. Kasi, di ba ang hilig niya sa sports? Hindi naman ako nagko-cover ng sports. Hindi naman ako sports writer. Eh, ang hilig niya mag-golf pag-weekend. There was a time na happy siya kasi ako may ka-golf siya and then nagkaroon siya ng hole-in-one ba yun? Mm-hmm. So, pinag-write niya ako ng story on sports. Okay. Imagine about golf and I had no idea how to write it. So, ginawa ko naman siya. Hindi ko muna pinadaan sa editor namin kasi inaantay niya eh. Mm. So, binigay ko sa kanya yung kopya. Tinignan niya ganun. Sabi niya sa akin, ginanon yung papel sa table. Para ka naman nagsusulat ito sa diplomatic community. So, sabi ko, sir, hindi naman ako sports writer. Mm. Mm. Papatulong ako sa editor namin. Andiyan naman yung fact. Sige, sabi niya ganun. Pero matuto ka magsulat ha, ng sports. Ginanon ako. Did I don't know how I learned. Pero did you eventually, you know, do some effort to learn what sports writing was all about? Pinaturuan niya ako sa aid niyang maglaro ng golf. Oh. Sa Malacanang Park. Okay. Because of that, at least yung basic. Pero syempre, hindi ko naman talaga hilig eh. So, hindi ko natutunan. But he made the effort. Mm-hmm. Na hindi ka marunong magsulat, hindi ka marunong ng laro niya, plus mag-aral ka maglaro ng golf. Mm-hmm. So, yun. Ewan ko sino yung mga aid noon na nagtuturo sa akin. Yung mga patting-patting. Best way to learn it. Best way to learn how to write it is to play the game. So, yun. No? Yun. Yung mga unforgettable moments ko na. No? Talaga. Ibang klase. Interconnectivity, mobility was still all future perfect. How did you guys manage? I mean, you were talking earlier about technology and touching base with communication. Yun din ang maganda. Kasi at that time, iba wala pa namang social media noon. Wala pa at wala pang internet. Hindi pa everything. Internet, yeah. Pero may si Colonel Arevalo at that time sa Office of the President, maybe with the instruction of FVR, kung ano yung pinaka-latest gadget nun or technology, meron ang Office of the President. At wow, meron kami. At that time, ha, kasi dati nung mga were majority of the press corps or the reporters, di ba typewriter pa rin naman yung ginagamit? Or, pwede na, may laptop. May laptop na rin naman sila ginagamit nun eh. Pero, hindi pa uso nun yung laptop na may nakakabit na printer sa ilalim. Meron na nun ang OP. Yes. So, pinapairam sa amin yun pag may coverage. Yeah. So,
type ka na ng story, and then you print the story, and then sa probinsya rin at that time nung mga dati mostly fax yung ginagamit eh. Mm-hmm. Pero nagkaroon ng way ang Opino na when everybody was using fax machine, may linya na rin kami sa Malacañang na through modem ba ang tawag doon? Mm-hmm. Yung, basta ikakabit mo siya, yung ano, tapos pag sinend mo yung fax, fax machine pa naman, pero lalabas na sa Manila yung... Yeah, yeah. Yung mga ganun. So, may something like no, wireless technology yung, na rin. Nagsisimula pa lang yung technology nun. Updated si Sir sa mga ganyan. Techie si FVR? I guess so, because siya rin yung nakaisip nun na yung mga instant photo. Mm-hmm. So, dati yung production ng photo pag may mga coverage noon, di ba? You'll remember that. Mag-aantay tayo ng schedule ng commercial flight. Mm-hmm. Kukunin ngayon yung mga film, yung rolyo ng mga photographer. Mm-hmm. Mag-aantay ng last flight or first flight available out of that province. Mm-hmm. Meron na rin camera noon, digital na ang camera ng OP na pwede nang mag-print on the spot ng photo. Mm-hmm. Yun yung mga pinamimigay niya sa mga guests. Mm-hmm. Pipirmahan niya, okay. And gano'n. So, siya lang ang nakaisip nun. Mm-hmm. So, kung may update man sa kanya, mm-hmm. but still, he's very much interested in technology. Mm-hmm. So, he wasn't averse, and in fact, he embraced it. He embraced it, and in fact, siya rin yung nauna na, among the, ano ha, sa cabinet nun, if I remember it right, na, he gave instructions to the cabinet secretaries in one of the meetings. Pinademo niya si Colonel Arevalo. Mm-hmm. May kiosk pa siya dati. Di ba meron siyang booklet ng Philippines 2000? Mm-hmm. Nandun yung mga investment, whatever. Mm-hmm. Pinadigital niya yun, nilagay niya sa CD. Mm-hmm. So, para interactive. Mm-hmm. So, pag, di ba ngayon, may mga link na lang, mga kung ano-ano. Mm-hmm. At that time, nasa CD siya. Mm-hmm. Pero interactive na siya at that time. Yun yung una sa OP, and then inadapt yun ng DTI, mm-hmm. ng mga ibang department. So, sa kanya nanggagaling yung direction. the yung technology of the time should be adapted and utilized. Mm-hmm. For governance. For governance, for administration. Communication, for administration. Mm-hmm. And ito lang na ano ko lang ha, yung pagiging hands-on niya when it comes to very particular siya sa image ng Pilipinas. Oh. There was a time na, especially after nung ma-election, nung president siya, 2 years after, sa CNN, ang pinapakita pa rin na footage when you speak about the Philippines, yung Smoky Mountain. Mm-hmm. I don't know, hindi naman, walang nagka-idea na iba. Siya lang ang nagsabi na pinatawag yung press office. Ba't hindi nyo palitan yung, ano, yung mga footage ng Smoky Mountain? Wala na yan. In fact, may housing na. Mm-hmm. Diba? Nagkaroon na ng, pinatag na yun eh at that time. Yes. So, he was the one who gave instructions na mag-supply kayo ng mga bagong video on the Philippines, mm-hmm. para ma-erase na yan sa CNN, sa BBC. Hindi mm-hmm. na yun lagi yung pinapakita nila. Mm-hmm. And that happened. That was his, ano na, pag nakita yan ng foreign investors, they would think na Smoky Mountain is still existing. Mm-hmm. So, yung mga pinakita, di ba, he had a vision on yung Philippines 2000. So, yes. The economy was booming, there mm-hmm. were constructions all around. So, yun yung mm-hmm. pinapalit niya noon. In-instruct niya si Secretary Villanueva. And at the same time, si Secretary Romulo ng DFA, mm-hmm. nabigyan ng kopya yung lahat ng mga embassies mm-hmm. abroad. Mm-hmm. Pamigay yun sa mga partners. Update all your, di ba, video so, in files. A way, he was micro. Uh-huh. In a way, he was micromanaging, but for a good cause. Mm-hmm. Hindi ko lalo, ba't hindi naman naisip ng iba nun. Pero siya nakaisip kasi, mm-hmm. paganda yun, o di, update nyo yung mga video na yan. Mm-hmm. 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 Joe, what was it? What was a regular day at the palace for you? At that time? Anong oras ka nagigising? Normally lang naman, ang official event ni Sir no nagsastart. Pag sa Manila lang ha, official event on speaking engagement would be like 9 o'clock in the morning. Mm-hmm. Pinakamaaga na pag may LEDAC meeting, which is breakfast, mm-hmm. so mga 7:30. Yes. Wala pa namang traffic noon eh. So,
o hindi pa ganun kagrabe yung traffic. So, I wake up at like 6 o'clock. Okay na ako noon. Nandun mm-hmm. naman sa palace. And then, I extend hanggang gabi kung may kailangan tapusin. Mm-hmm. Mm-hmm. For me, at the time, the hindi ko binibilang yung oras na nandun ako because mm-hmm. I was enjoying what I was doing and I was having fun with the people I was with. Mm-hmm. Malaking bagay yun eh sa isang organization, di ba? So kahit na bugbog ka sa trabaho, but apparently you were having a ball despite the physical challenge, ano? Siguro iba na lang ngayon kasi matanda na rin tayo. But at that time, di ko iniinda yun. Mm-hmm. And you, ano, and you, you're saying you enjoyed the team you were working with. Yeah. Iba, kasi we were like family then eh. Even the press corps in mm-hmm. itself. Yeah. Diba? Press corps, in-house coverage team, parang lahat yun, iisa lang. Mm-hmm. Unlike before na may press corps lang. May mga mm-hmm. event na press corps, hindi kami mm-hmm. hindi invited. May mga event naman ng in-house team na hindi naman kasama yung press corps. Yeah. Kay sir, as much as possible, walang division. Mm-hmm. Isa yan, pagsamahin lahat dahil isa tayong pamilya. Oh. So, he was also applying the concept of Team Philippines, ano? Oh, yun yung lagi niya sinasabi na unity, solidarity, and teamwork. So kung hindi magsisimula sa family niya, official family or mm-hmm. extended official family tayo yun, eh, di ba? Parang hindi credible. Hindi, ano, hindi consistent. Okay. What about a provincial trip? That's a lot tougher, no? Yeah, but and I'm going to get to foreign visits in a while. Okay. One memorable provincial trip for me was... Anong oras ka dapat nasa Bilyabanjo? Gising na ako noon ng mga 3 o'clock in the morning. And then dapat by mga 4. Kasi there were times kasi na pag kasama ka niya sa presidential plane, then you can go later. Maluwag-luwag. Later hour. Oo. Kasi normally ang assembly doon 6:30 in the morning. Pero kung sasama ako sa with the rest of the press corps on a separate plane, di ba alas 4 ang alis noon. So dapat alas 3 umaalis ka na sa bahay mo, di ba? Mm-hmm. So, kahit puyatan nun, wala kang makikitang reklamo even sa mga members ng press covering. Mm-hmm. Kasi alam nila na sulit yung pagpunta nila sa probinsya because may makukuha at makukuha silang balita. Mm-hmm. Because si Sir din naman very, very approachable. Alam niya yung hirap ng diba, aga mong gumising, aga mm-hmm. mong trabaho, nag-cover mm-hmm. ka. Mm-hmm. Pakonsuelo na lang din naman niya sa mga press people nun na, okay, 1-2 ambush interview. Mm-hmm. That's fine with him. How did that impress on you? Yung that he was accessible, no? And that he had a very healthy relationship. And I mean, once in a while people would take a shot at him, ano, but he would roll with the punches, Joe. And there was even a time, 'di ba, na pag may mga issue siya mismo yung tatawag sa radio station. Kakausapin niya mm-hmm. si Joe Tarok or whoever mm-hmm. is the broadcaster there. Mm-hmm. In a way, kasi that also, looking back ha, yung mga naririnig ko ngayon, that endeared him all the more to both critic and supporters alike. Mm-hmm. 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 So, yung ganong style ni Sir, when it comes to his work ethics, walang masabing masama, both pro and anti administration. Mm-hmm. Mm-hmm. But the other thing that that probably I want you to react to, Joy, is ano, you know, while there was a quite a sprinkling of reporters or media covering the president who were out to find fault. I mean, just the amount of material and the amount of content that was happening. Di ba? Oo. Kung resourceful. May isang banat, pero sampu yung good stories, good yeah, stuff. Lahat yun backed up by facts. Mm-hmm. Like for example, may lumabas sa dyaryo na ganito, ganyan. Once a week, nagpipress con siya, di ba? Mm. But if it's really
some issue na kailangang sagutin on that day, magpapadala yan sa press office. Diba, ilang bundle ng papel yan, mm-hmm. na supporting documents to belie the the claim of whoever wrote that or whoever said that. Mm-hmm. Sometimes also, Joe, I remember the story was not really the document itself, but the marginal notes. Ah, yes. Oh, in, that kasi doon siya nag-issue ng instructions, diba? Mm-hmm. To, for example, kung sino man, Secretary Alunan or kung sino man, nandun lahat yung marginalized note niya. Famous yun eh. I kept some of those. Meron ka. Quite a few, yeah. And especially if they were red. Oo, yun yun. Because the red pen meant action. Personal needed, talaga, ano? Yeah. Action needed. Okay, Joe, what about a foreign trip? That would be a lot tougher. Ang dami. Well, it's, if there's one thing that I'm truly grateful for him, I was able to travel to 40 countries during his time for the past 6 years. Wala akong, kung doon ang pagbabasayan, wala akong recollection kung ano yung place in itself because we were working. But I was able to go to places that were restricted to tourists. Diba? Oh, yeah. We stayed in palaces. Pasok ka sa Oval Office. Hindi naman yun accessible sa ordinary tourist. Eh. So, dati, pag tinatanong ako, anong nakapunta ka ba sa ganito, nakapunta sa ganyan, sabi ko, wala akong panahon because I was working. But then, it doesn't mean that I didn't have fun kasi yung mga places na hindi kailanman makikita ng turista, yun yung napuntahan natin. Yun not, yung nakita natin. Not easily accessible to the ordinary traveler. But no? It was really ano ha, hard work. Grabe. Lalo na yung mga different time frame. O yung, for example, sa New York, diba halos, kunyari, 12 noon 12 dito, hours. 12 midnight doon. O magkakaroon siya ng telecon, uso na sa kanya ang video conferencing noon. Magka-cabinet meeting siya using video con. That was, sabi nating evening yun, noon dito sa Philippines. Your work as a coverage team doesn't end pag natapos yung cabinet meeting, di ba? So you have to write the report for the waiting press corps sa labas. So talagang walang tulugan. Yeah, I remember. There was a time na nagka-cabinet, nagbi-video con sa New York. One of my colleagues, si Minda, siguro sa pagod, nakatulog talaga siya during the conference. Hinayaan lang siya ni sir, nakikita siya ni sir, nakaharap. Andito kami, nandiyan yung buong cabinet, di ba? Pagkatapos ng video conferencing, pag alis ni sir, siya na yung nagsabi kay Minda, oy Minda, gumising na, tapos na ang cabinet meeting. Yung mga ganong, ano na, alam niya na napapagod yung buong crew niya. Ang hirap sumabay sa facing ni sir, sa totoo lang. Ano yung cheat sheet niya? How does he recharge? Mahilig or expert siya sa short naps, yung mga power naps. Oh, okay. Yung kahit ilang minutes lang. Siguro training nila sa military yun. Na parang after 5 minutes, para na rin siyang natulog ng isang oras. Basta yun yung secret niya. Power nap. And did you pick up on that as well? Hindi ko alam kung na-pick up ko, pero naging expert ako na matulog as kung merong time. Dati hindi ako nakakatulog sa biyahe kahit gaano kaalog, pero yun, with him natuto ka na to maximize whatever time you have. Like sa biyahe, habang may time pa, sige magpahinga, tulog mo yan dahil lahat kayo nagbabiyahe. Pangalawa, siguro na adapt mo rin yun, yung mabilisang kain. Expert din ako. Hanggang ngayon, ang bilis kong kumain. Maybe because of that one. Baka mamaya, maiwan ka ng bus. Maiwan ka ng plane. Or papunta na pala siya sa kabilang engagement. Hindi mo pa tapos yung kinakain mo. So, ganun. Mga mabilisan. Also, you have to be fast on your feet, ano? Yes. Okay. Hahabulin mo nga. Tsaka maganda kasi nun kay sir. Walang, pag when it comes to us, no, the way he work with media, wala siyang cordon. So alam yun ng mga security niya, alam yun ng PSG commander, and even
yung PSG commander pa ang nag-lead ng way noon para magkaroon ng access yung even the private media to sir. Mm-hmm. Hindi ko lang alam ngayon, no, but nung time niya walang cordon kay sir when it comes to having an access to mm-hmm. him kung may question or something. Mm-hmm. Joe, what was it like writing for him? And I mean, the luxury of looking back over, what, 2.5 decades back, can you imagine how historic, how nation-shaping and changing it was that your work was doing? I mean, you know, putting on paper, diba? Dati kasi ang ano ko lang noon is, diba, you were young, you were excited to work, and then you work for the president of the Philippines. The perks that you're getting or the attention that you get is somehow exciting, diba? Pero, and then the if you did a good job, he will pat you on the back. Mm-hmm. Diba? Yung ibang high doon, yung imagine gumawa ka ng statement, binasa niya word for word on TV. So parang wow, kakaiba. Imagine yung brain mo, nagustuhan ng presidente yung ginawa mo, binasa pa niya word for word. Mm-hmm. Yung ganong opening statement yung normally sa mga press corps. Yes. So, total size, syempre mas lalo kang ma-inspired to give your best kasi baka mamaya sa susunod kanyang utusan, eh, ma-disappoint siya sa ginagawa mo. Mm-hmm. So in a way, you up the bar also how you perform. Mm-hmm. So nag-reflect yun eh, kasi kung ang boss mo is something you really look up to, you don't want to disappoint him. Mm-hmm. And yun palang ginagawa ko na yun is something na nagsiserve beyond him but helping mold the Philippines, no? Diba? In terms of the image, the perception, kasi mm-hmm. diba, we're sa press office tayo eh. So kung ano yung nilalabas natin nun, yun yung nababasa, yun yung nakikita ng world community. So, ngayon, sinasabi ko sarili ko na I did my part in serving the country. Hindi man indirectly kay presidente, pero kung nag-private sector man ako ngayon, 10 taon ako sa gobyerno, siguro naman dun sa 10 taong yon, nagawa ko yung part ko as a citizen of this country. How do you take to yung monikers? No? Ano na? Yung mga monikers, yung nabansagan kang Anino, number one, ni FVR. Or yung pang-anim na anak. Presidential daughter. Well, I think that was the term of endearment by the press corps. Kasi nga nakikita nila na, I don't know, sabi nila, favorite daw ako ni sir. Maybe siguro nakita niya, bibo ako at that time. Mm-hmm. Talagang, yung gano'n. So, it was a healthy relationship that I also developed with, hanggang ngayon naman eh, the press corps that covered FVR, mm-hmm. I'm still in touch with. And mm-hmm. yung pinagsamahan na 10, ilang dekada na yung nakaraan, mm-hmm. hindi na mawawala yon. Mm-hmm. So, ako naman, I had no issue at that time sa mga moniker. In fact, okay, if that's what you think I am, being an extended member of the family, then but how did that how did you take to that, being associated that closely with FBR? Well, si kasi diba boss tao staff kasi nga, but, ano siya, parang I from the very start I never felt na ang tingin lang niya, at least sa akin personally, ang tingin niya sa akin is naabutan lang kita dyan sa Malacanang trabaho, kumbaga empleyado ka lang dyan. No, mm-hmm. he never treated me that way. From the first time na tinawag niya ako, na binigyan niya ako ng instructions, parang you were part of that team. Mm-hmm. Hindi ka lang basta worker. And mm-hmm. eventually, as time went on, di ba, 6 na taon kayo nagsama. So, para naging member ka na rin ng extended family. Mm-hmm. Mm-hmm. Lalo na pag weekend ikaw ang kasama, pag mm-hmm. mga private time ni sir,
nandun ka rin naman on standby. Mm-hmm. Saka marami rin akong natutunan na there was a time, nung time ni Flor Contemplacion, di ba? Ang laking issue nun eh. Yes. Yung i-execute siya, mm-hmm. and parang ang tingin ko, or even I think majority of the members of the cabinet in panic na kasi parang, di ba, ang laki-laki ng rally, may mga yes. ganyan. Yes. I think the night before Flor Contemplacion was executed, andun ako sa palace with him. Mm-hmm. Doon si Presecretary, basta may ilang officials doon. And he was telling us, he was very, very calm. Mm-hmm. Hindi mo siya, maybe because ganun na talaga siya, di ba, steady Eddie or... Mm-hmm. Pero para sa kanya, ako panic na ako nung parang, anong mangyayari nito? Oh my God, baka mag-alsa na yung mga tao or mm-hmm. grabe yung backlash nito sa nangyayari. Na parang, di ba, supposedly, kakulangan ng government, kaya nagkaganon si Flor Contemplacion. Mm-hmm. He was very, very calm and sinabi niya, addressing everyone, na parang, you know, this is just a phase. This will pass. Mm-hmm. Yung mga nakikita niyong reaction ng tao, nakikita niyo na the way things are going. Marami pa akong napagdaanan before na walang-wala ito. Mm-hmm. So, in a way, para sinasabi niya sa amin, huwag kayo mag-panic. Mm-hmm. If this is serious, hindi pa ganun to kaseryoso na that mm-hmm. would maybe mm-hmm. what lead to the downfall of that administration. Mm-hmm. Basta sinasabi lang niya is marami na siyang nadaan ng crisis mm-hmm. and this one is just one of them. Mm-hmm. Lilipas din to, so huwag kayong magpanic. Mm-hmm. So, kumbaga, yung direction from him, sinasabihan niya yung mga tao niya, huwag kayong magpapanic. Mm-hmm. Mawawala din yan. And true enough. Mm-hmm. Yeah. Stay with me, di ba? Di ba yun? So, diba? He was rallying his family. Kumbaga, siya yung kung ang mga tao niya nawawalan ng lakas ng loob. Mm-hmm. He was the rallying point eh. Mm-hmm. Pag yun siguro yung leader talaga na okay pa si boss, okay pa yung spirit niya. Talagang sinabi niya wag mag-worry. Naniniwala mm-hmm. ako sa sinasabi niya. So bakit ako mag-worry kung siya mismong presidente? Mm-hmm. Para sinasabi niya wala yan. Mm-hmm. Di ganun din ako. Mm-hmm. Somehow parang ganun yung naging ano. Was there a time na gano'n, friend na siya? Bukod sa boss, that friend would, na siya? I don't know. I have so much respect for him that I would not consider him a friend. Maybe a father. Okay. Yeah, more of. Mm-hmm. Kasi, arami ko rin blunders for 6 years na siguro kung ibang leader yun, baka naman wala na akong trabaho. Mm-hmm. Pinayar na ako. Mm-hmm. Mm-hmm. There was one time na he was confined, di ba? He had a procedure. Yes, yes. I think that was... Were you there? December, yung sa carotid. Oo, 96. Hmm. Yun. Pinagawa ako ng statement of what happened. Binigay lang sa akin. That was very, very early in the yes, morning. Yes. And then, hindi ko alam kung... Ginawa ko naman, binigay ko sa press office based dun sa fact na mga notation kung hindi ko alam kung anino nang galing yun. Basta kinumpose ko siya. And then, binasa, hindi ko alam kung na-edit ba yun or something. Binasa ng morning news sa radio, TV. Nag-react ngayon yung stock market. Yes. And I think tumaas yung dollar or bumaba yung stock because of that simple... Doon ko rin na-realize, my God, the magnitude of the statement coming from the palace. Mm-hmm. That's why it should be written very, very carefully. Mm-hmm. And, you know, i-release lang yan thoroughly when all is evaluated. Kasi simpleng statement, nag-react ang stock exchange. Mm-hmm. Nag-devalue yung dollar. Mm-hmm. So parang para sa akin, ako yung blunder noon kasi ako yung may gawa. So, anong gagawin ko? Hiyang-hiya na ako kay sir. Tapos nasa ospital pa siya. Nasa Makati Med yata noon. So, in fact, sinabi ko kay... Nagkaroon pa ako ng letter noon na binigyan ko siya ng book nung lumabas siya sa ospital. Sabi ko, sir, sorry sa ginawa... I was apologizing because of what I did. Mm-hmm. Unintentionally. And then,
sabi ko, I'm willing to resign. Tumawa lang siya. Sabi niya, don't think of that. Parang ganun. Then, so, I don't know. Basta very, very, ano siya eh. Very, very fatherly. Mm-hmm. Nasabi mo na he was like a father. What was... you had the unique opportunity to see him with his with his family on standby nga all the time eh, di ba? So you saw him interact with the kids and all, di ba? So what was FVR like, di ba? What do you know that the ordinary man does not know about FVR, the father, FVR, the grandparent, the lolo? Nakita ko, I remember one time, hindi verbally showy si sir sa nararamdaman niya. Pero nakikita ko na there was a time pictorial sa Malacanang ng first family. Mm-hmm. With the way he looked at the apos and all, makikita mo na he was very caring in his own way. Mm-hmm. Siguro dahil sa, I don't know, maybe because of his training as a military man, hindi siya showy or something, but you can feel that he cared for, of course he cared for them. Mm-hmm. Eh kung sa akin na lang mismo, yung I was having an ear problem, hearing problem at that time. Nung nalaman niya yun na meron akong kailangan ko ng hearing aid, I was surprised. I got a call from him. Siya mismo yung binigay na lang nung aid. Sabi niya, sabi nung aide at the time, I don't know kung si Noel yata yun or si Louie. Sabi niya, kausapin ka ni sir. Nasa bahay ako ha. Akala ko, trabaho. Sabi ko, sir, si Jojo po. Sabi niya, Jojo, I heard may problema ka raw sa hearing. Sabi ko, sir, merong it's losing the may pandinig. So, ano kailangan mo? Uh-huh. Sabi sir nung ENT, kailangan ko daw ng hearing aid. Hearing aid. Magkano daw? Di ko alam kung magkano at that time. I forgot na. Basta sinabi ko sa kanya. And then, he helped me. Sinabi lang niya na, bahala na sa'yo si Noel. You'll have your hearing aid. Bigay niya sa'yo yung pambili ng hearing aid. And I had a hearing aid. At that time na napakamahal ng hearing aid. Mm-hmm. And for a while I wore them. Mm-hmm. That gesture alone shows how very personal he can be, how very compassionate he can. And hindi ko naman sinumbong sa kanya, hindi naman ako nagsabi o hindi ako humingi ng tulong. Kasi 'di ba ganoon naman yun, once you consider yourself na parang close ka sa tao or you look up to him, mas nahihiya kang lumapit. So, kung paano nakarating sa kanya, siguro sinabi nung aide na kwento. How do you look at it now, Joe, na, I mean, that 40 countries ka mo? And that you were able to see places, get inside places, meet world leaders, statesmen, hindi ko makalimutan dun, Toby, when he... Hindi ako sanay na tinatawag ni sir dati ng on a first name basis. Mm-hmm. Yung hindi ko makalimutan noon, inintroduce niya ako sa Pope. Sa Rome. Mm-hmm. 'Di ba? Parang sino naman ako para ipakilala ni sir sa Pope? Mm-hmm. So, di high na naman ako noon. Parang wow. It was really unforgettable. Mm-hmm. Tapos, nung pumunta dito si Clinton sa Philippines, 1994, mm-hmm. yung una, pinakilala din niya ako kay Clinton, yeah, diba? Kay Clinton at saka kay Hillary. Mm-hmm. Nakapila din ako dun sa MCR. Sabi ko, sino ba naman ako para i-introduce niya yung, yung in-house staff niya, yes, diba? Mm-hmm. So, that's really something na
yun na lang yun yung importance na binibigay niya sa role mo, sa pagkataong. Mm-hmm. Mm-hmm. 40 countries, I was grateful I was able to visit those. Mm-hmm. But more than that, yung mga experience na andun kayo sa bilateral talk, sa bilateral mm-hmm. meeting, so nalalaman mo ngayon yung affair ng and relationship ng Philippines with each country, and then yung mga private conversation ng mga mm-hmm. leaders. Mm-hmm. That, so, that was also, more than enough. That also gave you quite a perspective of things. I mean, which apparently you brought with you when you joined the corporate world. Parang may... When things don't seem easy sa trabaho ngayon, parang, alam mo yung, I always go back to the time na ni sir na isang aide, I don't know kung sino nagsabi na parang nakapagtrabaho ka sa presidente ng Pilipinas. Si FVR pa yan. Mm-hmm. Pagkatapos niyan, kahit sino kaya mong harapin, kaya mong gawin ang trabaho mo. So, siyempre, may mga time ka rin naman na, you know, yung self-confidence mo, nagiging in doubt ka, ano ba yung, baka naman tumatanda ka na, wala ka ng relevance sa ano. You always go back to that. I always go back to that na nakapagtrabaho nga ako sa presidente ng Pilipinas, nakapagtrabaho kay FVR. Kung nakaya ko noon ng presidente ng Pilipinas, makakaya ko rin gawin ngayon yung mga ginagawa ko. So, hanggang ngayon, yun pa rin yung rallying point. I always go back to that whenever I feel na, you know, it's not easy. Interestingly enough, did you also bring with you the work ethic? Hopefully, kasi ang pina-adapt nila sa atin noon, or sa at least sa amin, di ba yung completed staff work? Okay. So, every time na gagawa ako ngayon, nandun pa rin yun eh, yung complete staff work na hindi ka basta-basta maglalabas sa isang bagay na kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka magiging satisfied. Mm-hmm. Kasi, for example, I handle people now, di ba? Pag may binigay sa akin na obra na feeling ko hindi maganda yung pagkakagawa, imbis na magalit ka, imbis na mag-sermon ka, alam mo, ang sinasabi ko na lang is, kung akong gumawa nito, ibibigay ko sa'yo, ikaw ang boss ko, mm-hmm. magugustuhan mo ba yung outcome nito? Mm-hmm. So, ganon din yung ina-apply ko sa sarili ko ngayon pag may mga tasks sa akin na pinagagawa from higher up. Dapat, ang masasagot ko rin nun, parang, weird nga eh, parang, kung ginawa ko to, binigay ko to kay FVR, magugustuhan ba ni sir yung produkto ko? Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun yung nagiging mantra ko, na dapat, this is good enough for the standard ni sir, ni FVR. Mm-hmm. Ganun siya ka lakas sa yung influence niya over the years. So hanggang so ngayon naman yung staff mo ang gumugulong dahil because of the CSW. Basta yung standard ethic na nakuha ko kay sir, gusto ko ganun din yung level na may ituturo mo sa tao mo, di ba? Para for them to grow. Ganun din yung standard ko sa sarili ko pag nagbigay ako sa boss ko ngayon. Dapat ako mismo satisfied sa ginawa ko. FVR, military man, he had a very soft side, very able manager. Was he also a politician? Savvy? Siya ang, kung politician man siya, siya ang politician na may class. Okay, hindi siya garapal magtrabaho. Kasi siya yung unang-una nagkaroon ng Rainbow Coalition early on, di ba? Mm-hmm. From different parties, to Speaker de Venecia. Mm-hmm. Pero siya yung brain behind that coalition eh. Kasi, di ba, he was elected, kung tutuusin, he was a minority president. Marami nila nun. But eventually, he gained the support of almost all the political parties through that Rainbow Coalition. Mm-hmm. So, alam mo naman sa politics, di ba, there are compromises. You compromise, pero dapat yung prinsipyo mo, hindi mo dapat sinasacrifice. So,
of course, he's an expert kung ano yung mga limitations nun. But nagamit niya yun eh, yung personal relationship niya with these politicians. Kasi ano ba naman ang partido niya at that time? Di ba lakas? Compared mo sa LDP at saka more powerful political parties. But eventually, lakas became the number one political party. So, he is a politician na kasi nga, nakakasundo niya yung lahat. And even the opposition nun, kaya niyang harapin, di ba? Kaya niyang kausapin. O yun, paano niya minanage yung opposition and then yung ano, I suppose, yung interest groups, yung mga lobbyists na, you know, humihingi ng pabor dito, humihingi ng pabor doon. Hindi naman ako privy sa mga ganun kalalim na mga pag-uusap. But the way I see it, for example lang naman, this is very, ano, kunyari, isang probinsya. Pumunta siya doon, hindi naman niya supporter yung, let's say, yung governor or, ano. Or the mayor. Pero, I think, effective PR din niya yun eh, na, okay, kahit di ka kapartido, you're invited sa event. Ikaw ang bibigyan kita ng spotlight, mag-welcome sa akin. Hindi sila na itsapwera. So siguro isa rin yun sa mga naging dahilan kung bakit yung suporta din eventually nakuha niya. Kasi he did not alienate anybody belonging to a different political party. So kung dun lang, sa based dun sa titingnan mo, isa yun sa mga sabi niya, di ba? So siguro when it comes to mga interest group na may ano, on a deeper scale, kaya naman niya, siguro may mga pinagbibigyan din siya kung hangga't makakaya. Cabinet meetings. How did he resolve differences kung may mga ano, kung may mga debate man? Pag may mga debate, parang ang nangyayari kasi noon, discussion na yun ang project eh. Bago dumating sa cabinet level yung discussion, dumaan na yun sa mga clusters. So mostly, kumbaga malinis na pagdating doon, decision making na lang yun. Ano pa yung last minute recommendation or suggestion ng iba. So, as far as I can recall, wala akong natatandaan na nagbangayan o nagsigawan sa loob ng cabinet meeting. May opposing views, pero kung sino man yung nag-opposing views na yun, tatawagin nyo ni sir sa off mic. Tatawagin nyo yun. Kasi at that time, U-shape, di ba? Kausapin niya yung dalawa. So, either dun sila sa adjoining room, MC, ano ba tawag? Yeah. Diba, state dining room and under the small room. Hindi na, kung hindi naman involved yung iba, hindi na isasali. Sila nalang ikawasapin. Di ba may ano rin, there were some accounts na ano, he would send the cabinet secretaries or cabinet officials to a separate room without aircon and let them resolve the issue. Diba? As soon as they can. Kailangan win-win. I narinig ko rin yan, but I've never witnessed it. Ah, okay. So, I think may posible rin. Basta, pagdating kasi sa kanya, dapat na-resolve na yun eh, sa cabinet level discussion. Some key events during the FVR administration. I mean, as if it wasn't always a key event happening during his time. Pero ano, APEC, the ASEAN Summit, yung mga iba't ibang mga konferensya. What was it like working for? If you were putting in 20-hour days, what was it like during those yan, yung mga malalaking summit na konferensya? The holding of APEC Summit in the Philippines, 1996 yata yun, diba? That was at the height of ano, was the glory of the Philippines. Yun yung kasi the following year nagkaroon na ng Asian crisis.
But yun yung crowning glory ng administration ni Sir, because the economy was in full economic boom, di ba? In fact, we were hailed then as the economic tiger cub, mm-hmm. na akala nila on the way na to a newly industrializing country status. Mm-hmm. Yung APEC na yon was, parang feeling ko at the time, everyone was united na mm-hmm. kailangan to ng Pilipinas. Even the opposition worked just to have that APEC meeting here in Manila. So, lahat yun, all positive results for the administration and the country in general, kasi mm-hmm. yun yung ang bango-bango natin sa mm-hmm. ibang bansa. In fact, natatandaan ko after nun, di ba, the next APEC was in Canada, mm-hmm. 1997. Vancouver. Mm-hmm. Vancouver. I was there at the bilateral meeting, and then si Jean Chrétien pa yata yung. Jean Chrétien, yeah. And yun yung sinabi niya na, it's too bad, Mr. President, that your term is ending. Mm-hmm. Mm-hmm. You need, if I were the Filipino people, parang ganon, another term, or only one term is not enough for you, mm-hmm. parang ganon. Mm-hmm. John, which brings me to, let me just follow up on that. At about that time, that was the time of the Pirma and People's Initiative campaigns, di ba? Anong pakiramdam mo nun? What was your read of FVR? Anong basa mo sa kanya noon? Was he going to support it? We all know eventually he kept out of it, but while it was happening, anong basa mo nun? Transparent ba to? Yep. Hindi, wala akong nakita on his level na sinasabi niya na tigilan yung mm-hmm. initiative. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi rin naman niya sinasabi na interesado siya mm-hmm. na tumakbo. Mm-hmm. So dumistansya. Wala siyang, kumbaga, wala siyang ginawa. Uh-huh. Dumistansya siya. But eventually, it stopped. Eventually, it died down kasi di ba nag-rally sa Luneta? Si Cory and Cardinal Sin. At yun yung umuwi siya from Russia, I think. No, Vancouver. Vancouver ba yun? Mm-hmm. And he eventually said, huwag na. Did you share the same view as Prime Minister Jean Chrétien? Alam mo, nakakatuwa nga or nakaka-funny because ang rami ngayon na even sa mga, even those who are against the amendment of the constitution at that time, mm-hmm. or even those who are against him extending his term, naririnig ko ngayon na parang what if kaya binigyan natin ng term si Presidente Ramos ng mm-hmm. another 6 years, mm-hmm. ano kayang nangyayari sa Pilipinas ngayon, na iba kaya ang takbo ng bansa, mm-hmm. It is also a question that remained in me up to this day. What if he had a chance to extend his term or given the mandate for another 6 years. For another term. Would the Philippines be much prosperous? Mm-hmm. Yung ganun. Mm-hmm. Kasi ako ha, mm-hmm. kung inano ko, sabi ko siguro kung naging presidente si Sir ng after nung term niya na-extend, baka nag-iba ang takbo ng Pilipinas. Mm-hmm. Kasi maganda nung pamamalakad niya. Mm-hmm. 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 Let me just get back to that. What was the amount of work like during APEC? I mean, you were exchanging papers left and right with your counterparts. It must be really, really the perfect staging of that event, not mm-hmm. only in terms of communication, but yung overall na, di ba, yung security, the events organizing, etc. Mm-hmm. Kasi the same people na the main people who worked for that event in 1996 were the same ones stopped by
Pinoy time ba ito nung nagkaroon uli ng EPIC dito? Mm. Oh, we're the same one stopped by the Aquino administration, di ba? Si Ambassador Painor and some people na the head of the PSG then. Same rin na ginawa nung time ni Noynoy Aquino. So, ang natatandaan ko lang noon was, yeah, yun yung mga panahon na puyatan kasi may meeting na nagaganap sa Manila, sa PICC, and then the following day was Subic. I was at the PICC in the evening. After that, kailangan dumiretso ako ng Subic. And wala pa naman yung essay text, di ba? So, walang tulugan talaga yun. But everybody had fun and you saw all the leaders na nandoon after the declaration. Parang nawala lahat yung pagod mo. Kasi it was the first time na the Philippines held such an event. And doon ko rin nakita na for the first time, ang linis-linis ang Maynila. Na kaya naman pala na beautify yung mga islands sa Along Quirino, sa Manitras Boulevard. Everybody worked to beautify the city. Eh, di ba nagkaroon pa nga ng criticism nun yung mga militant group na tinago daw yung mga the poor, the yung mga squatters kinoberan and everything. Kung may truth man yun, hindi ko alam. Pero ang nakita ko noon, malinis yung Manila, maganda yung Maynila. Na kung kaya naman palang gawin yun, bakit hindi gawing araw-araw, ganun? What do you share with your friends and colleagues today about your stint with FVR? I mean, it's... I'm assuming it's regular office pantry talk. Joe, ano nangyari? Anong ginawa mo? Ang lagi ko lang, whenever there's an opportunity, pag nagkukwentuhan, di ba sabi nga nila is, parang people may forget what you said, but people will never forget how you made them feel. So siguro may mga nakalimutan, ang tagal na eh, may mga nakalimutan na ako ano mga sinabi ni sir, hindi na lahat. Pero yung the kindness that he has shown me, the acceptance and all, that's something na I will remember for the rest of my life. So yun yung life ko, sinasabi, ibang klase yan si sir pag nagtrato ng tao. Hindi ka ibang tao sa kanya. Was there anything you had to give up? I mean, that was 6 years hard labor. Well, huh? Hindi ko inisip yun at that time. Pero siguro kung kasi nga nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko eh, but if there was something I gave up was the opportunity of working for the private sector with a bigger pay. Kasi may mga offer din naman noon. Siyempre nasa Malacañang ka, may mga na, may mga businessman kang nami-meet, pag may mga nagano, oh, you gave me a call, yung mga ganyan. Pero hindi ko lahat inisipin kasi focus ko nun. Paganda dito sa Malacañang, I felt importance sa ginagawa ko. So, siguro kung yun man, yun lang yung feeling ko siguro kung maaga akong umalis sa Malacañang, edi mas komportable yung buhay ko ngayon, di ba? And then another, sa time naman, kasi I'm single eh. So, it was never, sa akin, it was never an issue. So, it was por la patria. Yes. Pero at that time, hindi ko kasi iniisip na for the country. It was for the president I'm working with. Dahil naniniwala ako doon sa tao. Yun yun eh. Later ko lang na-realize na yung ginagawa ko pala sa kanya, nag-i-extend sa bansa. So, yun yun. And then, ngayon ko na-realize na, kaya nagkaganito noon because I did something. So, siguro naman, I paid my dues. Nagsilbi na ako sa bansa. Would you do it all again? Ay, oo naman. Basta si Sir Presidente. Oo. Okay. Sa ethics, wala akong masabi. Sa relationship, wala. So, anytime. What do you want people to know of FBR? As a boss? Si Sir, very, ano yan, generous with his knowledge. Kung may mga, nakikita siyang may mga pwede ka pang ma-improve. Di ba, presidente na siya, isa kang hamak na junior reporter at that time, but he was spending some time with you, lecturing you on diplomacy, lecturing you on some labor policy, lecturing you on sports, di ba? That's something na
eh magkano ba per ora ang kunyari, 'di ba? Executive time niya, dami-daming ano, and then yet he's giving some time for you. Mm-hmm. So inisip niya yung development ng tao niya. Mm-hmm. So yun. He will recognize the good job. He will call your attention if it's necessary. What do you want people to remember FVR, the president? FVR, the president, he is someone who really meant well for the country. Mm-hmm. And in fact, even after his presidency, pag dumadalaw ako sa kanya or in some of our private conversations, napi-feel mo yung somehow, I don't know, this is just me, ha, na he was a bit disappointed of where the country is now. Mm-hmm. Parang, diba, isipin mo nga naman ilang dekada na nangyari, bakit lagi tayong bumabalik sa scratch, nag-build, nasimulan na, mm-hmm, back to zero. Parang ganon. Mm-hmm. So, in his conversation, napi-feel ko yung ganong pakiramdam niya na tumanda na siya at lahat. Somehow, mahal niya ang Pilipinas, no doubt about it. Pero, maybe he's just frustrated with some of the leaders. Na yung, di ba, publicly sinasabi naman niya, the boat is sinking ba yun? And somebody has got to save it. Maraming leaks, so somebody has to make tapal the leaks. So that shows his frustration and his call na, you know, the younger generation and the present leadership should do something about that. So yun, FVR, kasi sinabi niya sa atin nun, gusto niyang ma-remember siya as peacemaker, which he did. Di ba sa kanya yung MNLF peace agreement, ang natupad niya yun. He is a builder. Ang dami niyang ginawa sa 6 years niya, he built the image of the country. He put the country sa international map ng investors, di ba? Ano pa? Builder, peacemaker, isa pa eh. Tumatakbo yung films na sa saing. Nirelang ko lang. Builder, peacemaker, basta, yun yung ano. And I guess he lived after that legacy of his. On a personal note, what do you want people to know? Yaman din lamang at ano, naging adopted child ka na. as a father figure. Si sir yung yung pagtingin niya sa tao pantay-pantay, hindi siya nag-label. Mm-hmm. Basta ang nakikita niya, you're a human being. Mm-hmm. Regardless of your gender, mm-hmm, your sexual preference, your religion, mm-hmm, your colors. Mm-hmm. As long as you love your country, you do your job well, you do your part as a citizen of this country, okay ka sa kanya. So, in effect, siya nga yung, if ever man, yung diversity and inclusion champ advocate. At that time na hindi pa yan pinag-uusapan, hindi pa mainit. Because I never felt discriminated, I never felt alienated. Diba? Because of him nga, yung mga appreciation niya sa'yo, yung mga ginagawa niya sa'yo na nakikita ng ibang tao na nasa paligid mo, that's something na na-earn mo rin yung respect ng iba. Because kung ang presidente nga nire-recognize ka, sino pa kayo para hindi niyo i-recognize yung isang tao? Di lang ako, but the people who work for him na maybe who might be undergoing some, you know, personal issues at that time. Kasi kung ang presidente ng Pilipinas, tinanggap ka ng buong buo, sino ka sa sarili mo para hindi mo tanggapin ng buo ang sarili mo? At sino ba ang ibang tao
di matter, itong pinakatitingala mo para sa kanya, okay ka. So yun, malaking bagay yun. Thank you very much, Joe. Thank you very much, Toby.